was at the agony. Stop for a second, breathe. Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my channel. So, mukbang tayo guys. Sa nakarang araw is chicken. So ngayon, isda. Pero hindi doon ang galing yung isda. Ang galing ito sa grocery, of course. So, let's eat! It's because nice weather today, guys. So, kain ako ng isda. Isda pa more! You know what, guys? Sinusulit ko ito na kumain kasi wala dito yung anak ko. So, and wala dito yung asawa ko. Yun kasi palagi yung nagko-comment sa akin. So, enjoy ko lang. Guys, yung ano, yung isda talaga. Aha. Well, nag-ano din ako, tawag na ito, meron din akong pipino, pero kinain ko na siya habang nagluluto ako nitong isdang to. Kasi hindi ko na maibsan yung aking ano, gutom. So, kailangan ko ng kumain kasi almost 11 o'clock na dito sa amin ng umaga. Guys, gusto ko talaga ito. Pag nandun kami sa seaside, I also buy some fish like this. Pero grabe guys, ang mahal ah. Mahal ng ano nila dito. Mahal ng isda dito sa amin kasi hindi naman fresh. Tapos inaangkat lang. Ito nakita lang namin ito kahapon. Nag-grocery kami kahapon ng aking asawa. Tapos nakita ko siya. Sako, gusto ko yun. Gusto ko yung kainin sa lunch. Kasi wala siya dito, so I have to eat lunch. Kasi normally guys, sa hapon, sa lunch namin dito is hindi talaga kami kumakain ng warm food like ganito, like mga heavy food na like kahapon kumain ako ng nagmukbang ako ng chicken joy with rice. Kasi dito talaga sa amin, yung meal talaga namin kinakain is sa gabi na. Don't worry guys, hindi kayo na aking kakainin. Baka yung asawa ko paluin ako. So, sabi ko sa kanya kahapon, pag hindi mo ito bilhin, isa sa mga isda mo kakainin ko. Ano kung asawa. Pag nag-visit ako sa Pilipinas, gusto kong kumain isda. Isda talaga. Oh, yeah, I miss that. I miss isda. Kasi, you know what guys, dito sa Belgium,
wala ka nang makakita na ganitong isda na may ulo. Kumbaga ano lang, kumbaga hindi perme-perme. Kasi yung isda nito is mga naked na. Wala ng ulo, wala ng mga palat. So, mas gusto ko talaga na nakikita ko na fresh pa yung isda. So, yes. Pag nagbabakasyon talaga kami, gusto ko talaga ng isda. So, yung mother-in-law ko, gusto talaga niya. Pag one time nagbakasyon kami sa seaside, bumili kami ng ano, kumbaga sa ating galunggong, pero ang laki niya. Ang laki. I think, 4, malalaki. Tapos, hiniwa ko ng, I divided into 2. So, nagpaksiwa ko. Mother-in-law ko, kain siya. Pati asawa ko. Pero yung anak ko, hindi. Ano, kumain din siya ng ano, ng kanin, pero ano, iba yung kanyang ano, ulam. Kasi yung isda, matinik eh. So sila kumain, wala silang choice. Kasi Filipino food today. Kasi more on talaga, nagre-rent kami ng bahay, ng apartment. That's every year, nagre-rent kami. Kasama namin yung mother-in-law namin kasi syempre nag-iisa na lang siya sa buhay. Tapos yung anak ko mahilig din sa dagat. So yun. Pag pumupunta kami ng ano, bakasyon, yun ang ginagawa. Ayun. So, yes. Well, maganda talaga pag ano, pag tawag nito, pag isda. Super ganda. Kaya marami nagsasabi sa akin na bakit palagi akong ano teka guys, may tinik na bakit hindi ako nagtatagalog. Minsan lang ako magtagalog kasi guys, pag marinig ninyo yung Tagalog ko, maaano talaga niya, malalaman niyo na hindi talaga ako Tagalog speaking. Just. Kasi yung accent ko. Tapos, syempre, hindi naman kami maarte na at least we try our best, you know, na mag-Tagalog kami. But syempre guys, mahirap kaya. And then, dito sa Belgium, hindi naman as in marami yung mga ano ko, mga kaibigan kong Pilipino. Isang Pilipino na kaibigan, tapos hindi kami palagi araw-araw nagkita kasi
May trabaho din siya. May anak din siya na kailangan niyang alagaan. Dalawa yung anak niya. Pero minsan talaga, kailangan talagang magkita. Kasi iba yun eh. Iba yung... I really like her. I like her a lot. She's very direct to the point. And para siyang ano, para siyang mama ko. Mas matanda ako sa kanya ng... Wait ha. 4 years, I think. Bata pa yun eh. Tapos yung asawa niya, matanda yung asawa ko kaysa sa kanyang asawa. Bata pa yung asawa niya eh. I think yung asawa niya is older than me. Mga maybe 2 years older than me, I think. Tapos siya bata pa niya. Pero mangaral siya sa akin. Grabe, wagas. Tapos mahirap kaming i-combine yung ano, yung trabaho namin kasi ano siya, caregiver. Normally kung kasi nakilala ko siya, nagka-klase kami sa kursong caregiver. Kasi dito sa Belgium, kung gusto mo mag-caregiver, hindi agad-agad. Hindi ka agad-agad na direct ka talaga na mag-aano ka talaga ng kurso agad. So dito tinatawag itong preferasi. It's like a preparation. Tapos dapat ano yung Netherlands mo. Maganda yung Netherlands mo. And also dapat alam mo din lahat about the medication, yung mga medication talaga alam mo dapat yan kasi syempre hindi ka lang tawag na ito. Hindi lang pulso-pulso yung gagawin mo doon kasi caregiver ka, magbibigay ka rin ng mga medicine. Tapos mga ano, mag-ano ka rin ng mga wounds, you know. So yun. Tapos ako, normally, nakapasa ako sa preparation. But gusto ng ano ko, ng coach ko. Kasi dito sa Belgium, dapat may coach ka. Parang may nagko-coach sa'yo kung ano ang best na para sa'yo na ano trabaho. And the future. Organization yan. Kasi pagpunta mo dito, dapat naka-rehistro ka. Kumbaga, naka-rehistro ka sa ano, sa organization na yan. And then uoferan kanila ng ano ng mga kurso. Tapos titingnan yung ano mo, yung Netherlands mo kung okay. Tapos kung ano ka, kung anong ginraduate mo sa Pilipinas, for example. Teacher. Yung diploma sa Pilipinas at diploma nila dito, ikaano ko combine. Tapos kung makita nila na yung level ng ano ng diploma natin is hindi parehas, kumbaga angkop pa na kailangan mo pa talagang mag-aral. So hindi ka basta-basta. So mamimili ka kasi syempre, 'di ba, magtatrabaho ka kasi gusto mong makapagpadala ng pera sa pamilya mo. But before that nagtrabaho na talaga ako before ko pinanganak yung anak ko. So nagtrabaho na talaga ako as a kasangbahay. And ang maganda lang dito sa kasangbahay dito sa Belgium is hindi parehas sa Pilipinas na parang patay oras. Dito every 4 hours lang sa isang araw, nakaka-isa lang akong family na tinatrabahuan. Tapos
The next day, iba naman na pamilya. Kumbaga, iba-ibang pamilya na inaano ko. Tinatrabahuan ko. And then, the other day naman, iba naman. Parang, hindi pare-parehas. But next week, parang parehas din yung same yung Monday, Tuesday, Wednesday. Pare-parehong pamilya. Pero, hindi parehas sa isang araw na isa lang pamilya. And then yung hindi lang maganda kasi sa ano sa tagalinis is tagalinis ang bahay is kung nagbabakasyon yung pamilya na linilinisan mo, wala kang ano, kumbaga no work no pay. So kailangan ng ano ng agency mo na maghanap ng ibang pamilya. Eh yung ano ko, yung ayaw ko kasi is yung syempre kung yung isang pamilya na nagbakasyon is ano, mabait, tapos makahanap yung agency mo na hindi mabait, na racist, kumbaga. So, mahirap mag-adjust. Pero ako, hindi ako nahihirapan mag-adjust. Okay lang sa akin, kasi ako, I'm very optimistic. Very optimistic na tao ako. Hindi ako yung pessimistic. Optimistic ako, kasi, yung akin talaga is, hinard ako doon magtrabaho. I don't care if they like me. I don't care if they're racist or whatever it is. As long as I do my job, as long as they pay me good, so it doesn't matter, you know. And then of course I know they're gonna be only one day, you know, na hindi na nila ako tatawagin for next week. So it's okay lang sa akin. So as long as I can earn money, yun talagang pinanghahawakan ko. I'm a very optimistic person. So and then lucky naman na nakakahanap ako ng mababait na mga ano ng mga pamilya. They're super bait talaga nila. So I'm very very thankful for that na mabait sila. And then pag mayroon akong isang pamilya na yung asawa niya is ano yung parang yung namumutol ng mga puno. Like for example, yung puno mo sa backyard mo is too old. Sila yung tatawagan mo, kumbaga. Hindi sila gardener but sila yung nag-aano ng mga kumbaga yung mga puno na as in talaga na mga matatanda na. So, tas yung asawa niya is a teacher. So, yung mayroon silang tatlong anak, dalawang lalaki tas isang babae. So, they're very very friendly kasi para ka talaga ano, you're very open to them. I mean like hindi kanila trinatrato as tagalinis lang ng bahay nila. Trinatrato ka talaga nila as their friend kasi nung nanganak ako, pumunta kami sa kanila. As in talaga, sabi nila sa akin, Joanna, if you need someone to take care of your child, just call me. Tapos, kasi yung mga anak niya is mga dalaga na binata, mga ano, they're very friendly yung mga anak niya, they're super bait. Tapos, mayroon din akong isang pamilya na nilinisan ko na she's a dentist. Tapos, pagpunta ko ng dentist, nagpa-dentist ako. Kasi it's every a year, once a year talaga, or it depends kung ano yung problema ng ngipin mo, pupunta ka talaga sa dentist. Kasi ano, compulsory talaga dito talaga. So, when I go to her, kasi she's a dentist, wala akong binayaran. Kasi employee ako sa kanya, pero yung asawa ko, bumayad siya. Ako hindi ako pinabayaran kasi employee ako. Yun lang ang mas maganda talaga dito pag yung amo mo is isang like doctor or kumbaga pediatric or whatever na may katungkulan ba tapos magpagamot ka sa kanya or magpabunot ka sa kanya kung dentist man siya. Wala kang babayaran. May babayaran ka ma'am pero hindi as in malaki. So yun talaga tas all my boss before nung naglilinis pa lang ako ng bahay, it was really so very nice and very friendly. May isa pa akong boss na mayroon siyang garden sa labas, may mga itong mga prutas, may prutas siya na ano yung cherry, may prutas na cherry, may apple, may pear, tapos mayroon pa siyang mga plants na mga ano mga vegetables. Pag tag-harvest talaga, tag-harvest, binibigyan niya ako ng apple, binibigyan niya ako ng cherry, binibigyan niya ako ng yung mga vegetables talaga, like ginagawa nilang soup, yun talaga guys. So I was very flattered. Tapos ako kasi hindi ako nagluluto dito sa bahay kasi
more on talaga nandun kami sa mother-in-law ko. So, binibigay ko yung ano ko, yung vegetables ko. So, yung mother-in-law ko, hanga sa akin kasi all my boss na linilinisan ko ng bahay, they're very friendly and then very, very nice also. So, yun talaga ang ano, yun talaga yung ano, mas, yung na ano ko talaga. But I'm very optimistic person. So, yung Pilipina kong Pinay na kaibigan, nakilala ko lang siya sa ano, sa aking kurso na caregiver. Because kung pinush ko talaga yung caregiver, I think I'm already a caregiver now also. But hindi ko, parang hindi talaga ako ano sa ano ko. Sa caregiver. So, hindi ko kasi pinupush yung isang bagay na alam kong hindi ikaliligaya ng sarili ko, you know, like in my mental, you know. Kasi pag naka-experience ka talaga ng trabaho, yung iisipin mo talaga is puro trabaho na lang talaga. So, I told to my coach, I said, I'm sorry, I would love to push this caregiver, but I'm really, really sorry, I cannot. Kasi I want to find a job, because in the time I was already, yung anak ko is 1 year old and a half na yun. So, as in talaga, sabi ko, hindi, gusto ko talaga magtrabaho. So, ano, nakapagtrabaho ako ng ano, tagalinis sa isang psychiatrist clinic. Wala akong experience sa isang building na yun about that. May experience ako sa mga bahay-bahay, but I think it's the same naman siya, but they have different system kasi. Hindi ka iisa, tapos meron kang parang wagon na sarili mo yung mga product na gagamitin mo. So, I think I was only substitute in the time. So, nagtrabaho ako sa isang old retirement lang sa mga matatandang ano, home for the aged. So, hindi pa rin ako nakalusot sa mga ano, sa caregiver. So, nakapagtrabaho din ako sa mga matatanda. Naglilinis ako ng mga rooms nila. Tapos, only 5 months nagtrabaho ako doon. Tapos, linipat ako sa isang, yung pinaka-main na, yung psychiatrist hospital na yung, doon na ako nagtrabaho. Tapos, as in, mga 7 or 8 months, tapos doon bumalik uli yung ano, yung sinubstitutan ko. So, okay. Tapos, hindi nila ako binigyan ng kontrata. Sabi ko sa sarili ko, but, as an optimistic person, you know, sabi ko sa sarili ko, kung hindi talaga ito para sa akin, I don't want to push it, you know. I don't want to push it. So, of course, what God gives to me, kumpara talaga sa akin, I will accept it, you know. So, ako naman, hindi ko yun tinake serious kasi it hurts kasi nagkaroon ako ng mga connection sa aking mga colleague, mababait sila, they're very nice, very friendly. So, pag lunch time or break time, sama-sama kami sa isang table. So yun, wala akong problema about, you know, about colleague, kasi ako madali talaga akong maano, kumbaga nasa corner lang ako, I just observing kung sino talaga yung mga hindi totoo o sino yung mga totoo. And then afterwards nakikisalamuhan na rin ako. So para sa akin, ako talaga hindi ako mahirap pakisamahan ng mga katrabaho. So when hindi nila ako binigyan ng ano, ng tawag neto, ng kontrata, I search again another job. So, sabi ko sa sarili ko, ano kaya? Tas, yung gusto ko talaga is magluto. No, I want to work in same building na hindi na talaga ako magpupunta doon, punta dito, iba-ibang pamilya. No, I don't want that. Kasi, nakakapagod, especially kung the weather is not good. So, mas maganda talaga na isang, ano lang talaga, isang departamento, isang kumpanya. So, nag-apply ako in this, as a chef cook. Ito na yung trabaho ko ngayon. So, nag-apply ako. And, sa awa ng Diyos, hindi ko ina-expect, nakapasok ako. So, and then, hindi rin ako naka-expect na magkakaroon ako ng kontrata. So, I have now a kontrata. Mayroon ako ngayong kontrata. So, nakakontrata na ako. Pero, hindi as in sa pare sa Pilipinas na magre-renew ka every month, every year. No. Sa akin talaga, pag dito talaga, pag may kontrata ka na talaga, may kontrata. Until
na mag ano ka, kumbaga mag-exit ka kung mag, gusto mong mag-resign, gusto mong maghanap ng ibang trabaho. So, ako naman, hindi siya full-time na trabaho, pero okay na rin kasi at least I can go out. I can go out, I can do something, you know, and I can earn my own money. So, kasi like what I said, hindi ako nagdedepende sa pera ng asawa ko. I'm very independent woman. So, gusto ko talaga na yung perang pinapadala ko sa Pilipinas, gusto ko galing sa akin. Galing sa akin. And if ever man kung wala akong pera, kung ang salary ko wala, hindi pa dumadating, humihirap ako sa asawa kong pera. Tapos binabayaran ko, yes, binabayaran ko yun. Hindi ko yung kinakaila. I'm just being honest here, guys. Yes, binabayaran ko. Tapos kung siya naman talaga, siya naman yung umuutang sa akin, kasi more on talaga, ano lang, kumbaga, coincidence lang talaga kung nawawalan ako ng pera. Kasi, syempre, may binabayaran din ako. Tapos, ano, nag-grocery kami. Tapos, ako din yung nag-ano. Minsan siya, minsan ako. Parang ano lang kami. Parang, you know, parang turno-turno lang. So yun. Siya rin, nag-ano din siya. Nagbabayad din siya ng kanyang, kung humihiram siya ng pera. Yung ano lang sa kanya is hindi siya nag-ano. Hindi siya nag-ask sa akin. Yun na ng ano. Kasi, ano, magsasabi na lang siya, if it's already too late, sasabihin niya na, kumuha ko ng pera sa banko mo. Sasabihin niya sa akin. Sabi ko, bakit hindi ka nagpaalam? Kasi ako talaga, I always ask permission sa kanya. Tapos, mas gusto ko talaga na siya yung nagsesend sa akin ng pera. Hindi ako yung mag-aano lang ng pera ng ganun. Hindi, kasi ako, even though na asawa ko siya, I really respect my husband. Kasi, ganyan talaga ang isang ano, ang isang dapat sa relasyon na dapat talaga kayong magrespeto sa isa't isa, 'di ba? But of course, I used to it na ganun talaga yung asawa ko. Kung okay lang sa akin kung sabi ko sa asawa ko, okay lang sa akin kung humiram ka. I always said, but sometimes you have to let me know, sabi ko sa kanya. But okay lang sa akin kasi syempre, asawa ko naman siya, 'di ba? So, yeah. Doon ko nakilala yung kaibigan kong Pilipinas sa caregiver. Kung pinush ko talaga yung caregiver, probably I'm already caregiver also. And I will also put down the picture here na nag-ano ako. Kumbaga tawag ito, yung preparation ko. I was already wearing white t-shirt, you know. Masasabi na talaga ninyo na para akong nurse, but I'm not nurse, I'm just a caregiver. So mayroon kami kasi yung nakaputi ako doon sa ano, sa doon diyan sa picture na yan is ano namin, kumbaga interview, hindi, exam namin, kumbaga modeling exam, kumbaga ano, it para ka na talagang ini-interview, so you have to answer it, and it's Netherlands, you know, it's Netherlands, hindi siya English. So yun talagang mahirap sa akin kasi ano, I can understand Netherlands, but to construct the sentence, ang hirap niya. Tapos ako, I always kung magsalita ako ng Netherlands, I always I'm not so very comfortable kasi para sa sarili ko, it's not come from myself, you know, parang sa hangin lang lumalabas. So, but if I speak English, it is really from the bottom of my soul, kumbaga. So I always told them, so para sa akin hindi talaga ako kumbaga sa akin hindi para sa akin yung caregiver. So I'm very thankful what I have now, na mas malaki pa yung ano, sasabihin ko mas malaki pa yung sahod ko sa caregiver. Kasi yung caregiver, trabaho ka talaga, as in trabaho ka talaga. Pero yung ano, yung salary mo is not so really much kasi syempre may tax ka pang binabayaran. Kasi the more na malaki yung sinasahod mo, malaki rin yung tax na binabayaran mo. Ako kasi part-time lang ako, so hindi malaki yung sahod ko, nasa secret. Kumbaga sa Philippine money, tumatakbo siya ng ano, ng 60,000 pesos. Yun ang ano ko, salary. So yes. Anyway, guys, thank you so much for watching. Thank you for watching with my mukbang with fish today. So thank you so much for supporting me all the time with my premiere.
I love you guys so much. I really do love you and I really appreciate from the bottom of my heart that yung suporta ninyo sa akin palagi. So thank you so much guys and have a nice day. Have a nice Tuesday everyone. So thank you. Bye-bye.